No, chicken, macaroni salad. And syempre, ito ang ating mga sangkap na gagamitin. So, start na tayo. Alright, so ang una natin gagawin ay magpakulo tayo ng isa't kalahating litro ng tubig. Yung tama lang po para maluto ang ating macaroni pasta. So, antay lang po natin ito na kumulo. And so, habang nag-aantay tayong kumulo ito ay i-prepare na natin ang ating gagamiting imang sangkap. So, meron ako ditong carrot. Babalatan natin ito. Kung gusto nyo pong madaming carrot, so pwede nyo pong ubusin yung ganito kalaki. Pero, pangit din naman kasi kapag na-overpowered naman ng carrot ang ating macaroni salad. Kasi, tao tayong kakain, hindi rabbit. Joke! Alright, so hatiin lang natin ito mga kasosyo. Lihiwain lang natin ito ng maliliit na maliliit. Pero, kung meron po kayong pang-grate ng cheese, pwede nyo naman po itong i-grate ng cheese na lang para mas madali. Importante naman po dyan yung parang medyo may orange-orange o may makulay yung ating macaroni salad. So, hiwain lang natin ito ng ganito kaliliit, mga kasosyo. Ito, pwede nyo po itong gamitin, pwede nyo po itong gawing pangnegosyo, no? So, hala na po kayo kung paano nyo siya ibibenta. Yung packaging na maganda. So, it's a very, very, very profitable business. Alright, so ayan, nahiwa na natin at kumukulo na rin ang ating tubig. So, ilalagay na natin ang ating macaroni pasta. Kung gusto niyo po medyo lagyan ng konting oil, mga 1 teaspoon or 1 tablespoon para hindi lang dumikit yung ilalim. So, ayan, kumukulo na siya. So, pag kumukulo na po siya, from time to time, haluin lang po natin para hindi dumikit ang ating macaroni pasta sa ilalim. Alright, check uli natin. So, ayan. Medyo pwede na to, malambot na. So, ang gagawin natin ay i-drain natin ito and then bubuhusan natin ito ng tubig. Tap water. Buhusan natin ng tap water sa gripo para alam nyo yun, stop na talaga yung paglambot niya. Hindi na siya lalambot pa. So, ayan. Nabuhusan ko na ito at na-drain ko na rin siya. So, in short, hindi na ito mainit. Alright, so magtitimpla na tayo ng ating macaroni salad. So, ang una nating ilalagay ang ating all-purpose cream. So, ang ginamit ko po dito ay Nestle cream. So, isa't kalahating cup lang po ng all-purpose cream. At maglalagay din tayo ng 2 cups ng mayonnaise. Any brand, pwede. So, ito po kasing mayonnaise na ginamit ko ay ginawa ko lang po ito. So, DIY po ito. DIY mayonnaise. Pero, pwede po kayong gumamit ng mga branded na mayonnaise sa ating market. So, haluin lang po ito para mag-combine. So, ayan, pag nahalo na po, ilagay na natin ang paminta or pepper.
So, naglalagay po ako usually fresh na paminta. Yung ako na mismo yung nagdudurog para fresh talaga siya. Kasi minsan nabibili natin na powder na paminta, yung durog na ay amoy sigarilyo, parang ganun, iba yung amoy niya. So, mas maganda yung buo na lang tapos dudurugin natin. All right? At hindi na ako dito maglalagay ng asin kasi nga medyo maalat na yung keso na gagamitin natin, yung cheese. So, hindi na ako maglalagay dito ng asin. Optional din po kung gusto nyo maglagay ng sibuyas. Pwede rin. So, ilagay na natin ang hiniwa natin kanina na carrot. And then, 1 cup ng pineapple tidbits or pineapple chunks. And then, ito na nga po yung cheese natin. So, pwede nyo pong dagdagan kung gusto nyo ng madaming cheese. And then, 1 half cup ng raisin or pasas. Ayan, so makulay na ito. Haluin na natin. Ito, masarap to ngayon lalo na at malapit na ang Pasko. Ayan, so mag-ready na tayo ng mga ihahanda natin ng mga recipe ng mga desserts sa table natin sa parating na Pasko. Alright, so ito ay mix natin hanggang mag-well blended siya. And ilagay na natin ang ating macaroni pasta. Haluin lang po natin hanggang sa mag-combine sila lahat-lahat. Ayan, so ito hindi po ito matamis. So kung gusto nyo po na medyo manamis-namis po ito mga kasosyo, pwede po kayong magdagdag ng mga 2 tablespoon ng sugar, white sugar. So ito na nga po, gawa na ang ating macaroni salad. So, mas masarap po ito kapag malamig-lamig siya. So, kaya na palamigin natin ng mga kahit mga 5 hours. So, ayan, ready na po itong i-serve. Ayan. So, sana po nagustuhan niyo ang aking recipe for today. So, ito na ang ating macaroni salad. Thank you for watching. Bye!